another vlog, and this is your lady driver, Hazel Ramirez. For today, pupunta ulit tayo sa GR Tuning para mag-vlog ng mga, you know what it is, Evo. So, tara. From here sa bahay namin, ito time ko, yung biyahe ko papunta doon. So, tara, let's. Parchong, excited na ba kayo para sa Evo vlog natin? So, tara sa GR Tuning. Actually, malayo-layo naman siya. Pero, it's worth it. It's worth it. Umuulan-ulan ngayon dito sa Baguio. Baguio City, umuulan, maulan. Hindi pa namin nakikita ang araw, ilang araw na. Ilang days na. So, at andito na ulit tayo. Ayan, GR Ah, garage tour. Garage tour. Okay, sabihin mo yung mga ano, sasakyan na nandito, Kuya Leo. Tatlong libo. Yeah. Kaya nga eh, nung nandito ako, pawis na pawis ako eh. Ah. Tayo sa wheels ng Evo 4RS. Yung Evo 4RS, hindi na ito yung stock na rims niya kasi OZ Racing yung stock ng Evo 4 na 16s. Ito naka 17s na siya na WRC spec. Tawag nila is yung WRC tarmac. So, ayun, nagpinalitan na to. And syempre JDM Neoba. yung mahal na tires. So, ayun. Yan, this brakes naman yung dalawa. And ayan, may spoiler dito. Exhaust naman na din siya. And ito, titingnan pa ba? Makikita pa ba yun? Ayan, so may rally arch siyang rear strut bar. So, andito na tayo sa loob ng Evo 4RS. So, yung Evo 4RS, ang pinagkaiba din niya sa GSR is parang makukompare mo siya as yung RS, yun yung baseline model ng Evo 4. Yung GSR, yung mas mataas na variant sa kanya. So, dito tayo sa RS. Ito yung blue and gray and black na stitch. Eh, all the way sa likod, yan. Ito yung stock niya. Pero, dun sa mas mataas sa kanyang GSR, yun yung red and black na stitch. So, yung red and black na stitch na seats na yon is Recaro pala yon na SR3 din. So, ngayon ko lang din nalaman na madaming klase yung SR3 Recaro. And yun. Yun yung mga pinagkaiba ng GSR tsaka RS. So, dito muna tayo sa gauges. Dito sa Evo 4. As you can see, kilometers per hour na siya kasi ni-release siya dito sa Pilipinas. Hindi siya in-import. Hindi siya in-import. So, tignan nyo naman. 42,606 pa lang. Napaka! Fresh! Freshness overload. And, ayun, yung ano, temp and yung fuel gauges. Ayan. And, isa sa mga napansin ko dito is, andito yung sa wiper. So, talagang nirelease siya dito sa Pilipinas. Kasi, same with us, diba, na dito yung ano, yung so, local released siya. Ah, so, ito yung boost gauge. Ang gamit nito, oo, para alam din nung driver kung ano yung boost. So,
dito naman sa controls dito. As in, super fresh. Super fresh. Tapos ito, Pioneer. Ito yung hindi to yung stock ng ano eh. Ng Evo 4. Tapos ito, ito yung pang-control. Para doon nata sa boost gauge. Oo, para... Ito yung mare-record. Ito yung sinasabi pala. Na ito, mare-record mo kung ano yung boost mo nung nag-turbo ka. Ayan, pwede mong makuha. Ayan yung controls nung... Ito. Itong ano, RS is manual pa yung mga ano niya. Pero central lock na ba to? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa siya naka-central lock. Tapos, mano-mano pa. Wala pa yung mga controls niya sa mga side mirrors. Ganun. Wala. Wala. Tapos, ito. Mga stock lang yan. Pero black. Tapos, super fresh interior. Yun. Tapos, dito sa steering wheel, yung sa... GSR, magkaiba din. Yung steering wheel nila, ito. Ito yung stock ng Evo 4 RS. Yun. I-ano natin? Taan na sa labas, tapos i-rev natin. Mag-Evo, hindi na daw ako babalik. Pero, okay na sana, wala lang ganito. So, yan. Yun yung Evo 4 natin. Kami na lang muna ni Faye kasi itong mga to. So, ano, ito yung ano, makita niya. Ng Evo 4. Tapos, ang stock niya is 4363. Turbo. Actually, naka-turbo siya. Ayan o. Lahat naman na Evo turbo, sabi mo. So, onti din yung na-manufacture or nagawa. Nagawa na Evo 4. Tapos, not sure lang kung ilan talaga yung number ng production. Yung iba, ginagawa na lang nila na yung gumagawa ng Evo 4. Gaya pang, 'di ba? Parang minomodify na lang nila yung mga ano bang galing? Lancer tapos nilalagyan ng body kits to look like it's Evo 4, ganun. So, is totoo talaga siya Evo 4. Ay, Evo 4 or rig. So, shout out time na. So, ang mga shoutouts natin for this week is Onabs Gaming, Mon Castillo, Bernabe Paul Villanueva, Limin Martin Hauhau, nice name by the way, Brent Sahagun, Sean Villanueva, JM Putungan, Batang Lopab, Money Team, i-like niyo yung page nila sa Facebook, and shout out to my friend Mike who's watching always. And yun, thank you guys for watching. Hope you guys enjoyed the vlog. And sana nagka-inspiration na naman kayo para sa bagong project car nyo. And ayun. So that is it for part 1. balik kayo next Saturday para sa part 2. Masyado kasing mahaba eh. Kaya yun. Bye! See you on Saturday!